Senator Trillanes, hanggang panaginip na lang yung pangarap nyo na makabalik sa Malacanang, kailanman ay hindi nyo na maluloko ang taong bayan sa mga fake news at black propaganda nyo laban sa Pangulo. At kay Pangulong Duterte, relax ka lang dyan, sir. Keep yourself healthy. Keep yourself safe. Patuloy po ang suporta ng taong bayan sa inyo. Senator Antonio Trillanes o former Senator Antonio Trillanes, nakikita niyo yung survey na yan? Ngayon gusto kong ipaalala sa inyo, former Senator, yung interview niyo kay Stephen Sacor sa Hard Talk ng BBC. Ito, panoorin niyo uli. But if you look at where his numbers were when he assumed office, it went as high as 92%. So in less than a year, it went down by 17 percentage points. Well, and I believe believe me, Senator, if a Western politician could command 75% approval ratings, they would regard that as the happiest day of their life. Believe me. Ano, Senator? Ano na nararamdaman nyo ngayon? 2016, 2020... 4 years after ng inyong interview kay Stephen Sacor, bumagsak ba ang popularidad? Bumagsak ba ang trust rating? Bumagsak ba ang approval rating ni Pangulong Duterte? O Duterte, o napatigas tuloy. Ayan, bumagsak ba ang trust rating ng Pangulong Duterte? Nawala ba ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa Pangulo? Kayo na mismo ang umintindi sa numero na yan, 91% as from the latest survey na ginawa ng Pulse Asia. 91% ng mga Pilipino, mataas ang tiwala o malaki ang tiwala kay Pangulong Duterte. Ano na, Senator Trillanes, sasabihin nyo pa rin, ha, na mapapatalsik nyo ang Pangulo. Ha! Ngik-ngik mo, Senator. Ngik-ngik mo. Wala. Wala kang mahihita sa taong bayan. Mataas ang tiwala namin sa Pangulo. Hindi mawawala yan. At hindi bababa yan. At hindi matitinag yan. Hanggang sa eleksyon sa 2022, patuloy ang inyong bangungot, Senator Trillanes. Dahil ang ipapalit namin kay Pangulong Duterte ay ang kanyang kandidato mismo. Senator Trillanes, hanggang panaginip na lang yung pangarap nyo na makabalik sa Malacanang, kailanman ay hindi nyo na maluloko ang taong bayan sa mga fake news at black propaganda nyo laban sa Pangulo. Wala nang naniniwala mula nang umuso itong social media. Dahil ngayon, alam na namin ang katotohanan, dahil ngayon, hindi nyo na kami mauuto pa. Kahit 1,000,000 Excel sheet pa yung ipakita mo sa media. Wala na, sarili mo na lang yung pinagluloko mo sa mga pinagagawa mong mga Excel sheets, sa mga pinagagawa mong mga video laban sa Pangulo. At kay Pangulong Duterte, relax ka lang dyan, sir. Keep yourself healthy. Keep yourself safe. Patuloy po ang suporta ng taong bayan sa inyo. Although, sir, sana po pumasok ulit sa inyong kaisipan ang pagpapatupad ng federalismo para sa ating bansa. Yan po, sir, ang hinihiling ko sa inyo. Nanawa, manawagan kayo sa Kongreso at sa taong bayan para baguhin na ang forma ng ating gobyerno at gawin na itong federalismo. At ganoon na rin po sa pagbubukas ng foreign direct investment sa ating bansa. Gawin na pong 100%. Tanggalin na po yung restriction, sir. Tanggalin na po natin para po sa taong bayan, para po mas dumami pa
ang mga Pilipinong magkaroon ng trabaho, magkaroon ng hanap buhay ng may sapat na sweldo. Sana po mapag-aralan niya ng inyong mga economic managers at maipresenta sa inyo para po kayo ay mangunguna sa panawagan para buksan po ang ating ekonomiya sa foreign direct investments. Muli sir, yung 91% o 90% ay hindi na po matitinag yan. Ang mga Pilipino po ay patuloy na magtitiwala sa inyo. Kasama na po ang inyong lingkod, ang driving kabayan ng mga Pilipino, ang driving kabayan ng mga OFW.